Blend, blend, blend. What makeup does? Yeah. Hi guys, good morning. It's Cakes again. And for today's video, gagawa naman tayo ng isang makeup look for Valentine's Day. Etong makeup look na gagawin ko pala guys is naisip kong medyo intense. Bali, nandun pa rin yung pop ng red lipstick, syempre, Valentine's Day. So, before we start this makeup tutorial, guys, don't forget to subscribe. Malapit na tayo mag 1K subscriber. And yes, let's start! So, in this makeup look, guys, medyo intense yung gagawin nating eye makeup look. So, I decided na unahin muna yung eye makeup before yung face. Para kung magkaroon man ng mga fallout, eh, matatakpan agad natin nung foundation. Kung makikita nyo, guys, ay may mga shadow sa aking face. Kasi, andito ako nakatapat sa bintana. Ayan. Hindi ko alam kung disturbing siya or... Yun nga, hindi na ako gumamit ng ring light kasi maganda na yung lighting. So, the first thing na gagawin ko is my eyebrow. Gagawin ko is from LA Girl Eyebrow Gel nila. Ito yung lagi kong ginagamit. Kung napapanood nyo yung iba kong makeup tutorial, lagi ko talaga siyang ginagamit. Paiba-iba yung lighting natin, guys, ha. So, yan. Brush ko muna. Bale, yung eyebrows natin for this makeup look is more defined, more on fleek. Ganun ang a-achieve nating eyebrows. Itong makeup look na gagawin ko for Valentine, guys, ano siya? I think pang night. Kasi medyo matapang siya. So, feeling ko pang gabi to. Pero depende sa ano. Depende sa lakas ng loob niya. Kung gusto niyong lumabas ng bahay na maaga. Tapos ganito yung makeup look niya. Total nakamask naman, di ba? Kailangan nakamask pag lalabas. Kaya okay lang din. Maganda din kasi minsan, guys, paiba-iba ba yung ano? Yung mga style ng eyebrows. Depende dun sa makeup look na gagawin mo, di ba? So, papatungan ko lang siya ng kahit anong eyeshadow na color brown, dark brown, ganyan. Para mag, ano siya, ma-fix yung nilagay nating eyebrow gel. And then, guys, kukuha lang ako ng small eyeshadow brush, tapos i-blend ko siya papunta dito, ganyan. Para hindi naman siya sobrang dark dito sa inner corner ng ating eyebrows. Para balance pa rin siya. Kasi kung makikita nyo, itong part na to, sobrang defined. Tapos dito, syempre, parang mas blended pa. Para hindi siya mukhang kilay na talagang dinrawing lang. Kahit sabihin mong makapal siya tignan, pero hindi siya mukhang dinrawing talaga, di ba? And then, kukuha na ako ng concealer para i... kiklin ko yung mga lagpas-lagpas tapos para mas define pa siyang tignan. Light ba na concealer? Inextend ko na din siya dito pababa para gagawin ko na ding eyeshadow primer kasi after this, gagawin ko na yung ating eye makeup. Moving on sa ating eye makeup look, guys, gagamitin ko muna itong Eyes and Cheeks ng Ycon Cosmetics in Plum Vibes. Ano siya? Eyeshadow and blush. Parang duo. Yan. Ito muna yung gagamitin ko. Nakikita nyo ba, guys? Kasi, as you can see, nag-iiba na naman ang ating lighting. Lumabas na naman si Haring Araw. Oh. Kung ayaw mong mahirapan mag-blend, pakonti-konti lang. And then blend, and then konti ulit. And then blend again.
Pagkatapos ko nang ilagay ang ating transition color, kukuha na ako nung dark brown. Tapos ilalagay ko siya dito sa buong ano ko, crease dito. Yan. Bale, parang susundan ko lang yung transition color na nilagay ko kanina. Tapos blend, blend, blend. Ulit. Tapos babalikan ko ulit yung transition color na ginamit ko kanina. Yan. Lagay ko lang ulit siya dito. Para hindi masyadong kumalat yung brown na nilagay natin kanina. Para maiwasan natin pumunta yung brown hanggang taas. Para nandun pa rin yung pagka peachy brown. Parang ganun. Para nandun pa rin yung ano, blending ng colors, kumbaga. Blend, blend, blend. Tapos kukuha lang ako ng brown eyeliner. Ito na din gagamitin ko yung ginamit ko kanina sa kilay ko. Gel liner. Okay lang kahit hindi ganun ka perfect. Kasi ibe-blend ko pa lang. Tapos ibe-blend ko na siya, guys. Before ko lagyan ng black eyeshadow. Para yun, kumapit siya ng todo. Tapos kukunin ko na yung ating black eyeshadow. This one. Yan. Ito, pakunti-kunti lang dapat talaga, guys. Kasi kakalat to later. Pero okay lang kasi hindi ko pa naman nagagawa yung ano ko, foundation. So, pag kumalat, pwede ko pa siyang linisin. Ayun yung ano, ayun yung strategy. Kaya, inuna ko yung aking eye makeup. Pero kung yung eye makeup na gagawin nyo, is simple lang naman at hindi masyadong intense yung color na gagamitin nyo, okay lang na unahin nyo yung face nyo. Tapos, kukuha ko ng malinis na brush later para i-blend siya. Okay lang kahit hindi even yung lagay nyo ha, kasi yun nga, i-blend pa naman natin later. Ito, kuha ko ng clean brush. Tapos, i-dip ko siya ng konti dun sa ating transition color na nilagay kanina. So, yung pag-blend ko ng eyeshadow, guys, is ibabase ko dun sa forma ng eye makeup na gusto ko. So, gusto ko medyo palit. So, falip yung gagawin kong pagbe-blend. Kung gusto nyo naman pababa or pabilog lang, pa ganun lang, di ba? So, depende sa inyo. So, talagang blending is the key. Kasi kung gusto nyo pataas yung eye makeup look nyo, tapos yung pag-blend nyo naman pababa, eh di bababa yung eyes nyo. Tapos, kukuha na ako ng ating black liner. Kukuha na ako ng eyeliner para makapag, ano na din tayo? Falsies. Lalagay ko na lang pala off-cam yung falsies ko, guys. So, yun, guys. Nalagay ko ng aking falsies. So, wala naman ako masyadong nakikitang fallout. Mag-spray lang muna ako nung aloe vera mist. Ang onte. Takpan ko yung eyes. So,
So, ang gagamitin ko palang foundation is from L'Oreal Paris, yung Infallible Matte. To. So, ang peg natin for this makeup look is matte. Unti lang. Itong foundation na to, guys, is sobrang ang coverage niya sobra. So, konti-konti lang. Guys, kukunin ko na yung gagamitin kong concealer from Pink Sugar. Lagyan lang tayo ng konti dito sa ating under eye. Dito sa nose. Kukuha lang ako ng contour stick. Ito from Shaka. Magkukontour lang tayo ng very light sa ating nose. Para madagdagan naman ang bridge. Pati dito mag-contour tayo ng konti. Nakikita nyo na ba yung tapang ng face ko, guys? What makeup does? Diba? Yan. Tapos kukuha na ako ng fixing powder. Mag-ano lang tayo. Baking ng very light. Kasi may gagawin pa tayong something sa ating eye makeup. So, lagyan muna natin siya ng ganyan. Para kung may fallout man later, hindi siya mag-i-stick dun sa foundation natin. Tapos, kukunin ko ulit yung color ng transition na nilagay natin kanina. Ito. Meron siyang shadow ng brown, peachy brown. Tapos tatanggalin ko na yung nilagay kong baking agad-agad pa. Kasi ayoko naman masyadong light yan, tingnan. Maglalagay na ako ng bronzer. Ang gagamitin ko is from Physician Formula. Tapos kukunin ko na yung ating highlighter. Bale, ang unahin ko muna highlighter before ako mag-blush on. So, ang gagamitin ko is from Dior Backstage. Ito. Kunin ko lang itong medyo gold, tapos haluan ko ng white. Yan, dalawang ganyan. Tapos kuha ko ng maliit na brush. Bago ako mag-brush, guys, haluan ko muna siya nitong pink. Gagamitin kong blush is from H&M. Ito. In the shade. Wala na siyang shade. Kasi ang tagal-tagal na nito sa akin pero hindi ko tinatapon. Ang ganda kasi ng shade niya. Para siyang may pagka-pink. Peach pink. Parang ganun. Pero more on pink siya. Pink side.
naman sa ating last step, guys, is yung lips. So, syempre, ang gagawin natin is full red lips. Hindi ako masyadong fan ng define lip. Kasi kung mapapansin nyo, hindi pantay yung lips ko. So, nahirapan akong pantayin siya. Tapos, papatungan ko siya nitong L'Oreal Paris in the shade I Am Worth It 115. Hindi ko alam kung anong color nito. Sobrang intense, ah. Para siyang color orange sa camera. Pero red siya. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to. Bye.